Ayun, hello everyone. Kamusta kayong lahat? Interesting tong topic natin ngayon. Pag-uusapan natin tungkol sa pangako. Ang title ng lecture natin, Psychology of Promises. When was the last time somebody gave you a promise? Kailan yung huling beses na merong nangako sa'yo? And then you ask yourself, anong naging epekto sa'yo psychologically nung pinangakuan ka? Maganda ba o hindi maganda? Let me share to you a story about my childhood na may kinalaman sa epekto ng promise. When I was young, nung mga elementary years ako, ayaw ko talagang pumapasok sa school. For some reason, ayaw ko yung idea na may teacher, makikinig ka, may mga classmates ako, gagawa kami ng mga activities. I really don't like those experiences. So, ang naging resulta nun, ayaw kong pumasok. Mababa yung motivation ko kung sa pagpasok sa school. So, syempre, ang parents ko naging concern, gusto nila, pumasok ako sa school. Very understandable naman yun, no? So, my dad, gumawa siya ng paraan para mas ma-motivate ako na pumasok sa eskwelahan. Ang ginawa niya, gumamit siya ng mga pangako. So, sabi niya sa akin, pasok ka lagi ng school, huwag kang absent. Kapag magaganda yung grades mo sa card mo, pangako ko sa'yo, ibibigay ko yung mga gusto mo. Specifically, ano ba yung mga gusto ko? Ayan, pinangakuan ako ni Papa na kapag lagi akong pumapasok at maganda yung grades ko, bibilan niya ako ng laruan. X-Men na laruan. During that time, talagang patay na patay ako sa mga laruan na yan. Nangungolekta kasi ako niya. And then, nung medyo tumanda-tanda ako, one time, nangako siya, pasok ka ng school, taasan mo yung grade mo, pangako, bibigyan kita ng dog. And then, nung magti-teenager na ako, sabi niya, pasok ka lagi ng school, gandahan mo yung grades mo, pangako, bibilhan kita ng bike. Okay? So, napansin ko, whenever my dad gives me these promises, nagwo-work nga, gumagana kasi tuwing pumapasok ako at nakikita ko yung mga makukuha ko in the future, kapag lagi akong pumasok at maganda yung grades ko, tumataas yung energy ko. To the point na gusto ko na laging pumapasok. Tuwing may test, inaaral ko talaga para mataas yung grade ko, para pagdating ng summer, maganda yung grade ko, makukuha ko yung mga pinangako sa akin. So what lesson can we learn from this story na shinare ko sa inyo? I think maganda talaga in general ang epekto ng pangako sa mental health natin. In my story, anong naging magandang epekto? Tumaas yung motivation ko to go to school. So in this lecture, mabilisan kong i-discuss kung bakit maganda ang pangako sa mental health natin. Specifically, ano nangyayari sa psychological system natin kapag binibigyan tayo ng pangako ng isang tao. Ano ba muna yung pangako? Based on Merriam-Webster Dictionary, a reason to expect something, expectation of success, improvement, or excellence. So kapag ang tao, binigyan mo siya ng pangako, merong dalawang psychological processes na nangyayari. Number one, when you give someone a promise, ang ginagawa mo, dinadirect mo yung awareness niya sa future. That's the nature of a promise. It is something future-oriented. Wala pa, hindi pa nangyayari, kaya nga pangako eh. Diba? So that's step one. Nagbigay ka ng pangako, ang ginagawa mo sa taong binigyan mo ng pangako, tingin ka sa future. And number two, kapag tumingin na siya sa future, meron siyang nakikitang mga positive na mangyayari in the future. So kung i-combine mo yung numbers 1 and 2, kapag nagbigay ka ng pangako sa isang tao, ang nangyayari, yung taong yon, nagkakaroon siya ng positive future expectation. Looking forward, that person sees good things will happen in the future. So, ganun din sa'yo. Kapag ikaw naman yung binigyan ng pangako, yun yung nangyayari sa'yo. Tumitingin ka sa future at nage-expect ka ng mga magandang mangyayari in the future. Now, the thing is, maganda ba yan sa mental health? Na kapag tumitingin ka sa future, may mga nakikita kang maganda? Yes. Because, kapag tumitingin ka sa future at may mga nakikita kang maganda, nag-generate kasi yan ng mga positive emotions tulad ng hope, pleasure, excitement. These are all good emotions to feel
and studies show in positive psychology, i-combine-combine mo yung tatlo na yan, dyan ngayon nanggagaling yung motivation na tinatawag natin. Sa Tagalog, kaya ka ginaganahan. Yung gana mo nanggagaling doon sa hope, excitement, and pleasure. Kaya gusto mo nang pumasok. Kaya gusto mo nang lagi nagtatrabaho. Kaya masipag kang maghanap ng kliyente. Kaya masipag kang maglinis ng restaurant mo. Yun. Kasi super motivated ka because may nakikita ka na mangyayari maganda in the future when you do what you do right now. So going back to my story, yun yung nangyari sa akin. Diba? Kaya gusto ko nang pumasok, lahat ng test inaaral ko, nagpa-participate ako sa mga group works in school kasi nakikita ko in the future yung laruan na ibibigay sa akin. Yung aso na alagaan ko, yung bike na sasakyan ko. At saan nang galing yun? Bakit meron akong positive future expectation? Kasi binigyan ako ng pangako. Kahit sa relationships eh, ginagamit niyang pangako na yan para i-increase mo yung motivation ng jowa mo na magstay in the relationship. For instance, ginawa yan ng NSYNC. Meron silang kanta related sa topic natin ngayon, This I Promise You. If you read the lyrics of the song, obviously, punong-puno ng pangako sa kanta nila. Pinapangakuan niya yung jowa niya. O, tignan natin yung mga promises ha, na binigay ng NSYNC sa kanta nila. Sabi, I will take you in my arms and hold you tight where you belong. Till the day my life is through, this I promise you. That's one promise. And then in another part of their song, two other promises, just close your eyes each loving day and know this feeling won't go away. That's promise number two. Promise number three, every word I say is true. This I promise you. Pangatlo yon. So may tatlong pangako. Oh, yung mga nanonood ngayon, aminin nyo, imagine nyo, kung yung jowa nyo, ganyan ang pinangako, mag-i-increase ang motivation nyo to stay in the relationship. Am I right? Kasi kapag narinig mo yung mga pangako na yan, di ba, huwag tayo mag-deny, talagang we will feel good. Lalabas ang hope, excitement, and pleasure. Kapag yung lover mo, yan yung pinapangako. At ang epekto niyan, mas mamomotivate ka, mas gaganahan ka to stay in the relationship. Ganyan ka-powerful ang promises. In another study, in connection to what I'm saying, no, in this article, pinag-aralan din nila yung positive future expectation, kung anong ginagawa ng positive future expectation sa mental health ng tao, lalo na pandemic. To make the long story short, ang nakita nila sa study na to, those people na meron silang mental habit na nag-e-expect sila ng maganda in the future, mas nasusustain nila yung mental health nila during the pandemic. Yan daw yung difference between people who suffered mentally during the pandemic and those who did not. Yung mga hindi nag-suffer psychologically during the pandemic, bakit? Anong nag-shield sa kanila? They see good things happening in the future. Sabi doon sa conclusion part, let me read, anticipation of future emotional experiences and hopefulness for the future can be, read this one, a powerful predictor of positive emotions during global pandemics and perhaps other similar chronic stressors. Bottom line, kapag nag-expect ka ng magaganda, in the future, maganda sa mental health. Pero ano yung magpupush sa atin na tumingin sa future at makita ang maganda? Mga pangako. Okay, so I hope you can follow my line of thinking. So in summary, ito yung sinasabi natin so far in this lecture. Nakatanggap ka ng pangako, mangyayari sa'yo yung positive future expectation, mag-generate ng hope, excitement, and pleasure, magiging maganda ang epekto dito sa mental health. So obviously, ano ba yung mga applications na pwede natin gawin in connection to what I've told you about promises? Merong dalawa. Number one, obviously, maglagay tayo ng pangako sa isip natin. Very healthy practice na araw-araw, pag namumuhay tayo, meron tayong mga pangakong pinangahawakan. Kasi nga, yung mga pangako na yan, mag-generate yan ng mga positive emotions which will contribute big time to our mental health. So, gawin mo ngayon yan. Right now, ano yung mga pangako na meron ka sa buhay mo ngayon na inaasahan mo mangyayari in the future?
So ang gagawin mo every day before you go to work, isipin mo yung mga pangako na yon to give you motivation na magpatuloy sa araw mo. Number two, in connection to number one, although okay na umasa tayo sa mga pangako, pero pipiliin natin kung ano mga pangako yung aasahan natin. Let's trust or rely more on divine promises. Ibig sabihin ng divine promises, mga pangako galing sa Diyos. Kasi kapag umasa tayo sa mga pangako ng tao, aminin natin yan, we are risking our mental health. Don't you agree? Kasi karamihan ng mga pangako ng tao, most likely, mataas ang chance, napapako. At kapag umasa ka sa isang pangako na napako, may mga negative psychological effects din yan. Gagawa na lang natin ng ibang content yan, no? Pero yun yung point. May nangakong tao sa'yo, umasa ka sa pangako, hindi niya tinupad, nako. Imbis na tumaas yung mental health mo, baka bumagsak pa. So one way for you para hindi yan maranasan, anong gagawin mo? Huwag ka masyadong aasa sa pangako ng tao. Umasa ka sa pangako ng Diyos. Diba? Ang tanong, saan ko ba makikita yung pangako ng Diyos? Sa Bible. That's why I would consider the Bible as the book of promises. Kung babasahin mo yung Bible from Genesis to Revelation, punong-puno ng pangako yan that are divine in nature. Divine in nature kasi ang nagbigay ng mga pangako na yan, yung Diyos. And I did a little research. Ilang pangako meron sa Biblia? 8,810 promises. Ganyan karami. At ang maganda sa mga promises na yan, number one, sure ball matutupad. 1,000%. Kasi ang Diyos na nagbigay ng pangako na yan, sovereign. Ibig sabihin, pag sinabi niya, walang palya mangyayari. Another advantage ng 8,000 promises na yan, hindi nakakancel. Unlike kapag tao yung inaasahan mo, di ba? Pag biglang nawala sa mood, pwede niyang i-cancel yung pangako niya. O pangako ko, bibigyan kita ng bike, kaya lang naubos yung pera niya. Uy, hindi ko muna matutupad yung pangako mo. Wala, napako na yung pangako. Diba? So kabaliktaran, kapag Diyos ang nagbibigay ng pangako, hindi nakakancel, sure ball, matutupad. Eh kapag tao kasi yung ano, nag-promise, diba? Malamang, eh, mataas yung chance na hindi matutupad. Kaya going back to sa, ano, dito sa NSYNC. Although maganda naman yung mga pangako niya, pero ilang beses na natin nakita na yung mga ganyang promises, napako. Diba? Yan yung sinabi sa jowa. Oh, hindi naman sila nagkatuluyan kasi niloko siya ng jowa niya. Yan yung pitfall kapag human promise. It sounds true habang sinasabi niya yung pangako. Pero walang kasiguraduhan na in the future, matutupad nga yung mga pangako na yan. That is completely different from the promises that are divine in nature. Yung mga promises na nakasulat sa Biblia. Some examples of promises that are divine in nature na 100% mangyayari in Isaiah. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. In the New Testament, one of the popular promises, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I will go there to prepare a place for you. Book of Revelations, maraming mga Christians, pinangahawakan to. God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. Again, uulitin ko, lahat ng binasa kong promises coming from the Bible, sure ball, mangyayari, hindi makakancel. So you can only imagine, kung ito yung mga pangako na nilalagay mo sa utak mo araw-araw, ilagay mo yung 8,810 promises na yan in your mind, let it saturate. Can you imagine kung gaano ka lakas yung positive emotion na ma-experience mo? Because those promises are very powerful. And I think one good example of this to demonstrate how powerful these promises are in our mental health, si Apostle Paul.
super motivated ni Apostle Paul. Forgetting what is behind, Paul said, and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ganyan siya kamotivated. Ang dami niyang mga masasamang pinagdaanan, sinabi niya yan in one of his letters, grabe yung mga pinagdaraanan niya. Binubugbog siya, binabato siya, nakukulong siya, nilalatay yung katawan niya, but yet, he did not give up. Kasi punong-puno siya ng motivation. Saan galing? Eh kasi yung tinuturo niyang God's Word, alam na alam niya yung mga pangako that are divine. Kaya sobrang taas ng positive emotions ni Paul at yun yung nagpapalakas sa kanya to undergo those things na pinagdaraanan niyang mahirap. In fact, sa sobrang lakas nga ng positive emotions niya because of these promises coming from God, hindi na nga siya takot mamatay eh. Ganun katindi. Kaya niya nasabi, for me to live is Christ and to die is gain. Eh di ba, yung kamatayan, isa yan sa mga pinaka-top na kinatatakutan ng tao. Fear of death. And yet, the Apostle Paul says, to die is gain. Positive na rin yung tingin niya sa kamatayan. Tanong, bakit ganun? Saan galing yung ganong confidence niya? Sagot. Kasi yung utak niya, punong-puno ng divine promises. He knows that when he dies, yung mga pinangako ng Diyos na tinuturo niya sa iba't ibang mga tao, finally, makukuha niya. Yun yung tinatawag niya ditong price, no? Dito sa Philippians 3:14, yan yung price na sinasabi niya dyan. Yung mga pinangako ng Diyos, sureball siyang makukuha niya when he dies. Kaya excited siyang mamatay. Okay, so again, yun lang yung point natin in this lecture. Maganda talaga na may pinangahawakan tayong pangako. Alright? Pero sana yung pangako na pinangahawakan natin, mas nagre-rely tayo sa God's promises more than human promises. Okay lang din naman na human promises. Basta sana lang masigurado natin na matutupad. Alright? So hanggang dito na lang muna. Sir Howard here. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod na lecture. God bless.